Magalak tayong lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay, nanalig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Magalak tayong lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay, nanahin sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay Sabado sa ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao, natatanging panalangin para sa lahat ng ating mga pilgrims sa araw na ito, kayong lahat ng naririto, halutigit ang grupo ng mula sa parokya ng San Juan Bautista sa pinaglabanan San Juan, Manila, sa pangungunan ng kanilang kura paroko si Father Mike Calaw. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob
upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumarami na ang sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, "Hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya, mga kapatid, pumili kayo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo, at ilalagay namin sila sa tungkuling ito. At iuukol naman namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol. Kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo. At sina Felipe, Prokoro, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas na taga Antioquia, isang hentil na naakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol. Sila'y ipinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. At maging sa mga saserdote, marami ang sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, "Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling." Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan, tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginoon'y tapat sa Kanyang salita, at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi pababayaang sila ay mamatay, kahit magtatag-gutom sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, Kanyang nilikha ang tanan. Mga tao'y dinamayan. Alleluia! 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 Alleluia, alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nagtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa, sumakay sa bangka patawid sa Kapernaum. Madilim na'y wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makagaod sila ng mga 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, palapit sa bangka. At sila ay natakot. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus sa bangka, at pagdakay sumadsad ang bangka sa kanilang patutunguhan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming at ang lagi nating kasama sa pamamagitan ng radyo dito sa Batangas at mga karatig lalawigan. Natatangi rin panalangin para sa grupo ng mga pilgrims mula sa parokya ni San Juan Bautista sa pinaglabanan San Juan sa pangunguna ng kanilang kura paroko, si Father Mike Calao. Mga minamahal, ano pong inyong ikinatatakot ngayon? Ikaw ba'y nangangamba? May problema? Maraming bayaring utang? Maraming galit sa iyo? Anong ikinatatakot mo sa pagkakataong ito? Sa iyong pagpunta dito sa pambansang Dambana, anong takot at pangamba ang daladala mo? Sabi ni Jesus sa mabuting balita, "Huwag kang matakot, ako ito." Ang mga alagad nagkaproblema, lumakas ang hangin, lumakas ang alon dahil wala si Jesus. At pagdating ni Jesus sa kanilang bangka, ang bangka ay sumadsad sa lugar na kanilang patutunguhan. Kapag wala si Jesus sa iyong buhay, mapupuno ka ng takot. Pero kapag ka pinasakay mo si Jesus sa iyong buhay, makakarating ka sa iyong patutunguhan. Kaya naman, patuloy ang paanyaya sa atin ng Panginoon. Anong iyong takot? Muli nang nabuhay si Jesus, nanaig na siya sa kamatayan, nanalo na siya sa mga paghihirap, ano pang iyong ikinatatakot? Bakit po daw tayo natatakot? Kapag ka hindi natin control ang nangyayari, kapag ka hindi natin kayang panghawakan ang ating nararanasan, yun ang nagdadala sa atin ng takot, ang mga walang kasiguruhan. Anong kulang? Yung pagtitiwala sa Panginoon. Sapagkat ang takot ay lalong lumalaki at lalong nagbibigay ng pangamba kapag hindi ka marunong magtiwala. Ay, hindi naman natin lahat kaya. Mapapagalingan ninyo ang inyong sarili. Mapapahabagan ninyo ang inyong buhay. Ang lahat ng ito, mga minamahal, ay magkakaroon lamang ng kasagutan kapag ka natuto kang magtiwala kay Jesus. Ito po'y naikwento ko na minsan sa inyo. May isang manlalakbay na inabot ng gabi sa kagubatan at napakadilim ng gabing iyon. Walang liwanag ang buwan at mga bituin, parang uulan. Sa gitna ng dilim, siya'y biglang nahulog. At alam niyang bangin ang kanyang kinahulugan, kaya patuloy siyang nahuhulog, naghahanap siya ng makakapitan. At nakakapit siya sa isang ugat, alam niyang nakakapit siya
kahit napakadilim at siya'y nagdasal. Panginoon, iligtas mo po ako, mamamatay po ako. Ay sumagot ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, bumitaw ka. Abay, pag bumitaw ako, mamamatay ako. Panginoon, iligtas mo po ako. Ay sumagot uli ang Panginoon, bumitaw ka nga. Hindi bumitaw ang tao. Hanggang inabot siya ng umaga at pagbubukang liwayway, nakita niya isang dangkal na lang patag na. O di siya'y puyat ng pagkapit doon sa ugat. Ganoon ang mga walang tiwala. At minsan, sinasabi sa iyo ng Panginoon, bumitaw ka. Anong iyong pinagkakapitan? Sa lahat ng iyong problema at pangamba, kanino ka kumakapit? Bumitaw ka at upang magtiwala sa Panginoon. Yun ang hilingin natin tulad ng paalaala ng Aral Batanggenyo sa araw na ito. Number 136, ang aming lokal na katisismo dito sa Batangas. Ang sabi doon, ang kaligtasan ay dumating sa pamamagitan lamang ng pagtitiwala kay Hesukristo. Kaya gusto mo ng kaginhawahan? Gusto mo ng kagalingan? Gusto mo ng sagot sa iyong problema? Abay, lumapit ka sa tamang kakapitan, kay Kristo. Huwag kang kakapit kay Padre Pio. Mapapagod ka, wala kang kagalingan. Lagi ko nga sinasabi sa inyo, kahit inyong pudpudin ang kamay ni Padre Pio ng paghaplos sa kanya, hindi kayo gagaling. Sa palagay niyo, pagagalingin kayo ni Padre Pio? Hindi si Padre Pio ang nagpapagaling. Kaya kung kayo pumupunta dito para kay Padre Pio, mali. Kahit kayo manligo sa aming Holy Water Sanctuary, hindi kayo gagaling kung hindi kayo nagtitiwala kay Kristo. Ang tanging dahilan kung bakit may Padre Pio. Ang tanging dahilan kung bakit nakapagpapagaling sa pamamagitan ni Padre Pio. Kay Kristo lamang, mga minamahal. At yun ang hilingin natin sa banal na misang ito. Kay Jesus na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon. Inyo pong ibulong sa Kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang pusong nagtitiwala sa iyo upang sa kabila ng aking mga problema, ng aking mga pinagdadaanan, ng aking mga kasalanan, hindi ako kumapit sa kung anumang bagay, kundi kumapit ako sa iyo lamang ang tanging magkakaloob ng lahat ng aking kahilingan. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Panginoon, naririto kami ngayon, naghahandog ng aming alay. Dala namin ang malak at tinapay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awa, gawin mong banal ang mga alay naming sa iyo, iyusan ng kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto, sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Amang banal, nagpapasalamat kami sa iyong kadakilaan, karunungan at pagmamahal na nababakas sa lahat ng iyong kinapal. Nilikha mo ang tao na iyong kalarawan, ipinamahala mo sa kanya ang sanlibutan, upang pangasiwaan ang lahat ng nilikha mo bilang paglilingkod sa iyo. Nung ikaw ay talikdan ng tao sa pagsuway niya sa pagmamahal mo, hindi mo siya pinabayaang panaigin ng kamatayan. Buong awa mong tinutulungan ang naghahanap sa iyo upang ikaw ay matagpuan. Mulit-muli mong inialok ang iyong tipan at sa pamamagitan ng mga propeta, tinuturoan mong umasa ang mga tao sa pagdating ng kaligtasan. Amang banal, gayon na lamang ang pag-ibig mo sa sanlibutan, kaya noong dumating ang panahon ng kaganapan, isinugo mo sa amin ang iyong bugtong na anak bilang tagapagligtas. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, tumulad siya sa aming pamumuhay sa lahat ng bagay, maliban sa paggawa ng kasalanan. Sa mga dukha, ipinangaral niya ang mabuting balita. Sa mga napipiit, pinahayag niyang sila ay lalaya. Sa mga nahahapis, inihatid niya ang galak at tuwa. Upang kanyang sundin ang loob mo, nagpakasakit siya hanggang sa mamatay. Sa kanyang muling pagkabuhay, nilupig niya ang kamatayan at binigyan kami ng bagong buhay. Upang kami naman ay huwag nang mamuhay para sa sarili lamang, kundi para sa Kanya na namatay at muling nabuhay para sa aming tanan. Isinugo niya, Ama, mula sa iyo ang banal na Espiritu. Ito ang unang bunga na handog mo sa mga sumasampalataya upang sa pagbibigay kaganapan sa gawaing sinimula ng anak mo, malubos ang kabanalan ng lahat ng tao. Ama, isinasamo naming pabanalinawa ng banal na Espiritu ang mga handog na ito, upang maging katawan at tugo ng aming Panginoong Heso Kristo sa pagdiriwang namin ang dakilang misteryong ito na Kanyang inihabilin sa amin bilang tipan na walang hanggan. Ama naming banal, nung dumating
ang panahon upang parangalan mo ang iyong anak, kanyang ipinakita na mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan, at ngayon ipinakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Habang naghahapunan siya at ang mga alagad, hinawak niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ipinagdiriwang namin ngayon ang alaala ng aming katubusan. Ginugunita namin ang pagkamatay ni Kristo, ang kanyang pagpanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, ang kanyang muling pagkabuhay, pag-akyat at pagluklok sa iyong kanan. Ngayon ay hinihintay namin ang dakilang araw ng pagpapahayag niya sa gitna ng kanyang kaningningan. Kaya't inihahandog namin sa iyo ang kanyang katawan at dugo, ang haing kalugod-lugod sa iyo at nagliligtas sa mundo. Ama, tunghayan mo ang handog na ito na ipinagkakatiwala mo sa iyong simbahan. Sa iyong kagandahang loob, marapatin mong sa aming pagsasalo-salo sa isang tinapay at kalis na ito, kaming pinagbuklod ng Espiritu Santo bilang isang katawan ay maging buhay na handog ng papuri sa iyong kadakilaan kay Kristo. Ama, alalahanin mo ang lahat ng pinatutungkulan namin ng paghahandog na ito, ang iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Gilbert, ang tanang mga obispo at buong kaparian, ang lahat ng naririto ngayon at ang buong mong sambayanan at ang lahat ng mga tao na pawang tapat at wagas sa paghanap sa iyo. Alalahanin mo rin ang lahat ng yumao sa kapayapaan ni Kristo at ang lahat ng pumanaw na may pananampalatayang ikaw lamang ang nakakaalam. Amang maawain, loobin mong kaming iyong mga anak ay magkamit ng pamanang langit. Makapiling nawa kami ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, ni San Jose na kanyang esposo, at ng mga apostol at ng lahat ng mga banal. Sa iyong kaharian, kaisa ng tanang kinapal na ligtas na sa kasalanan at kamatayan, kami magpupuri sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
pa sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahin tulad sa tukso, tiyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoon ang aking tanglaw sa panganib ako'y ingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging
nasa piling niya. O Diyos, pakinggan mo ang aking tawag at sa aking maawat mahabag. Buhay ko may pagtangkaan, buhay ko may pagbantaan, sa'yo pa rin magtitiwala kailanman. Ang Panginoon ang aking tanglaw sa panganib ako'y ingatan. Kanino ako masisinda, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. O Diyos, sana'y pahintulutan, mamalagi sa banal mong harapan. Ang tinig mo'y mapakinggan, pag-ibig mo'y maramdaman, kadakilan mo't ganda'y masaksihan. Ang Panginoon ang aking tanglaw sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisinda, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. O Diyos, pakinggan mo ang aking tawag at sa aking maawat mahabang. Buhay ko may pagtangkaan, buhay ko may pagbantaan, sa'yo pa rin magtitiwala kailanman. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ang Panginoon ang aking tanglaw sa panganib ako'y ingatan. Kanino ako masisinda, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Ang Panginoon ang aking tanglaw sa panganib ako'y
pag-iingatan. Kanino ako masisinak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga-Pietrelcina, monheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ang atin pong bubong ng extension ay kinakailangan na nating ipagawa, kaya sa mga nagnanais at may magagandang pusong nais makabahagi ng paggawaing ito, makipag-ugnayan kayo sa pamisahan o sa opisina para sa detalye ng inyong tulong at donasyon. Ikaapat, mahigpit po nating ipinatutupad ang paalaalang Clego, Clean as You Go, para po mapanatili ang kalinisan dito sa ating pambansang Dambana, kaya ang inyong mga basura ilagay sa tamang lalagyan. Gayon din naman, tayo ay mayroong malalaking mga free parking dito sa loob ng pambansang Dambana, dito sa bandang likod. Kailangan ninyong makita ang ating main arc entrance upang magamit ninyo ang ating mga free parking dito sa loob nang kayo'y matulungan sa maayos na pagbisita sa National Shrine. Gayon din naman, bukas, Linggo, at nagkataong 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio.
Dahil po ito'y Linggo at Healing Day, may mga adjustments tayo sa schedule. Ang misang alas 11 ay magiging alas 12 ng tanghali. Walang misa ng alas 4 ng hapon at alas 6 ng gabi, ito'y magiging alas 5 ng hapon. Ang mga healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis sa alas 9 ng umaga, pangungunahan ng mahal na Arsobispo Gilbert Garcera, at sa alas 5 ng hapon, pangungunahan ni Father Glenn Cantos. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ngayon din naman sa darating na May 25, birthday ni Padre Pio, tayo ay may isinasagawang ka-raffle program. Ito'y tulong natin sa mga scholars ni Padre Pio. Sa halagang 500 pesos na ticket, mabibili ninyo sa pamisahan o dito sa paligid ng simbahan. Mananalo kayo ng mga papremyo at makakatulong pa kayo sa mga pinag-aaral ni Padre Pio. Ni Father Oka Andal, ang ating kura paroko at rektor, kami nagpapasalamat, humihingi sa inyo ng tulong at nag-aaniyaya na kayo'y makaisa sa mga gawain sa pambansang Dambana. Ang ating sunod na misa, alas 9 ng umaga, ito po ay healing mass, mayroong healing liturgy na may pagbabasbas ng tubig. Mayroon din po tayong mga available na mga rosas sa bandang likuran. Ang sabi ni Padre Pio, kulay puti para sa pasasalamat at kulay pula para sa kahilingan. Ito po'y ibabasbasan at iaalay natin pagkatapos ng banal na misa. Sabado din ngayon, meron tayong regular na pagpapakumpisal, alas 10:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa ating Chapel of Reconciliation. Inaasahan naming pananatilihin ninyo ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po kayong magsitayo. Atin po isasagawa ang pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais niyong ipanalangin, para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga healing rub, mga dasalan, mga miracle oil, mga rosas, na nagpapaalaala ng iyong kabanalan, pagmamahal at kabutihan sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos,
ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung unang, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod sa Dambana at sa inyo pong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa at sa Panginoon magtiwala. Salamat sa Diyos. Alleluia, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo ng ating hari at manunubos.